Yo, what's up? Happy New Year! So, ano nga ba yung nagtulak sa akin para patpatuloy yung vlog na to? So, actually, nung January, first week ng January, gumawa ako ng goal. No? By the way, sino sa inyo dito yung nagsusulat ng goal every year? Taas ang kamay. 1, 2, basta madami. Ayun, so kasama, isa ako dun sa mga tao na nagsusulat ng goal every year. So, may mga goal ako nakukuha, may mga goal ako hindi nakukuha. Pero, kahit na ganun, hindi ako tumitigil magsulat ng goal every year. So, yun nga, bilang pagtupad ko sa pinangako ko sa aking sarili. Kasi, di ba, sometimes, marami tayong pinapangako sa iba. Hindi natin nagagawa. So, pati ba naman yung pangako mo sa sarili mo, hindi mo pa gagawin, di ba? So, yun lang, naisip ko na this time, sinimulan ko na last year, yung first vlog ko na how to write your own book. So, tutuloy-tuloy ko na. Kasi simulan ko na rin naman, so gawin ko na. So, ano ba yung nagtulak sa akin para maisipan yung vlog na yun? Ano ba yung vlog na to na ginagawa ko ngayon? Actually, hindi naman ligid sa kaalaman natin na, you know, for random circumstances or for any reason, minsan iniisip natin, pagising natin sa umaga o habang naglalakad tayo, o ano man ang ginagawa natin na parang pinapangarap din natin na, yun nga, makapagsulat ng sarili nating libro. Pero sobrang hirap, di ba? Parang napaka-imposible, no? Lalo na sa mga ordinaryong tao katulad natin. Nagkaroon ako ng bagong malalim na dahilan kung bakit gusto ko ipagpatuloy yung vlog na to. Isa sa mga dahilan na yun ay gusto kong dumami yung mga Filipino author sa Pilipinas. O, di ba? Galing, di ba? So, yun lang. Gusto ko kasi puro na lang tayo, lagi na lang tayo bumibili ng mga libro sa mga ibang, na ang may akda ay mga foreigner. So, this time, gusto ko na, yun na, yung mga Pilipino, dumami rin yung maging author. Total, marami rin, kaya rin naman natin magbahagi sa iba. No? Kaya rin naman natin mag-inspire ng mga tao sa buong mundo. So, yung vlog na to, sana makatulong sa inyo na gising-gisingin nyo yung mga pangarap nyo na kung pinapangarap mo na makapagsulat ka ng sarili mong libro, gusto kong sabihin sa iyo na hindi yun imposible. Yun ay posibleng gawin. So, andito ako para tumulong sa inyo at hawak kamay natin gawin. So, kung handa ka na, let's go back and simulan na natin. Yo, what's up? Balik tayo. Nag-coffee break lang ako. So, sa pagpapatuloy ng vlog na ito, kung naaalala nyo, yung first vlog ko, ang pinag-usapan natin doon ay about topic. So, para makapagsulat ka ng libro, ang unang-una mong gagawin, kailangan pumili ka ng topic. Okay? At yung topic na pipiliin mo, siguraduhin mo na gustong-gustong-gustong-gustong mo talaga. So, kung bakit yun ang pinag-usapan, kung bakit yun ang diniscuss ko, check mo na lang yung first video na ginawa ko. So, pero bago yun, pagpatuloy mo na itong video na to, yung vlog na to. So, nasa second part na tayo ng pagsulat ng libro. So, palagay nyo, ano kaya yung reason bakit may mga tao na hanggang pangarap na lang yung pagsulat ng libro? May mga tao na yung pagsulat ng libro parang napaka-imposible. Pero meron din mga tao na nagtagumpay para makapagsulat ng libro. Palagay nyo, ano kaya yung dahilan ng mga taong yun? So, bago ko sabihin yung dahilan, magkukwento muna ako. So, sa isang malayong lugar, mayroong isang kuneho na tahimik na nangiginain sa isang bukirin. So, suddenly, mayroong isang malaking wolf, big bad wolf na bigla na lang nag-appear. No, syempre, yung wolf na to, gutom na gutom. So, galing sa malayong lugar. Nag-hunting siya, wala siyang nakuha. So, nakita niya itong rabbit na to. So, napakataba. So, napakasarap kainin. So, ang ginawa niya, yung big bad wolf, biglaan niya na lang hinahabol yung rabbit na yon. So, yung rabbit na yon, syempre, nakita niya danger sa kanyang buhay. So, tumakbo rin siya. So, naghabulan silang dalawa. So, pagkalipas ng 15 minutes, tumatakbo pa rin silang dalawa. Napansin ng wolf na parang yung rabbit na to, parang napakabilis tumakbo ah. Parang hindi man lang bumabagal. So, pagkalipas ng another 10 minutes, hindi pa rin bumagal. So, umabot na ng kalahating oras silang tumatakbo. Hindi pa rin naaabutan ng wolf yung rabbit. So, sabi niya, ano kaya yung
ano kaya yung vision, bakit itong itong habit na to talagang ano, talagang napabilis tumakbo. So alam niyo yung nasa isip ng rabbit. Tarang niyo ano? Ano? Tarang niyo, tarang. Ito yung reason. Yung rabbit kasi, nasa isip niya, kailangan bilisan ko yung pagtakbo. Kasi pag inabutan ako ng big bad wolf na to, sigurado, tapos ako, magiging lunch niya ako. Pero yung koneho, yung big bad wolf naman sa kabilang dulo, kahit hindi niya maabutan yung rabbit na yun, sigurado, meron pa siyang kakainin. So palagay niyo, magkaiba yung reason nila. Ito, tumatakbo para sa kanyang buhay. Itong big bad wolf, tumatakbo para sa kanyang lunch. Sa palagay niyo, sino yung mas mabilis tumakbo sa dalawa? Diba? Siyempre yung rabbit, mas mabilis siyang tumakbo kasi buhay ang nakataya. So parang ganoon din, wala din itong pinagkaiba sa pagsulat ng libro. I'm sure, pag lumabas ka at nag-interview ka, o sino yung mga nakangarap makapagsulat ng libro? Marami magsasabi, ako gusto ko magsulat ng libro, ako gusto ko magsulat, ako rin. Lahat na sila gusto magsulat ng libro. Pero, iilan lang talaga yung nakakapagsulat ng libro. Iilan lang talaga yung naka-accomplish yung bagay na yon. Kasi, ang naghihiwalay sa taong gustong magsulat ng libro, yung taong gusto talagang magsulat ng libro, ay iisa lang. Yung malalim na why. Bakit? Yung malalim na rason o dahilan kung bakit gusto talaga nilang magsulat ng libro. Kasi, pag gusto mo talagang magsulat ng libro, I'm sure, magkukumit ka, magsakripisyo ka, ilalaan mo yung oras mo, ilalaan mo yung panahon mo, ilalaan mo yung sarili mo. Yun yung mga bagay na hindi magagawa ng mga taong nangarap lang. Okay? Ang pagsulat ng libro, bibigyan ko ng diin, ang pagsulat ng libro ay una nagsisimula yan sa pangarap. Tapos, bumababa sa puso natin. So, pag mas malalim yung dahilan mo, pag mas malalim yung reason mo, yung why, kung bakit gusto mo magsulat ng libro, tatayuan mo yan. Pag nakatayo ka, ilalakad mo yan. Ihahakbang mo yan. Itatakbo mo yan. Pag nadapa ka, igagapang mo yan para magawa mo yung at ma-accomplish mo yung pagsulat ng libro. Pero yung pag gusto mo lang sumulat ng libro, tapos gusto mo lang, magsusulat ka ng libro, may tabi kang napili, di ba? Sinulat mo na. Tapos naaramdam ka ng pagkataman, pagkabagot, tapos ramdaman mo yung hirap, I'm sure, di ka matatapos. Di ba? 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years mo nang ginagawa, hindi mo pa rin matapos. Kasi kulang ng dahilan. So yung second vlog na to, gusto kong bigyan ng diin. So, una, di ba, nagsimula tayo sa marital topic. Pangalawa, ano yung reason mo? Bakit gusto mong magsulat ng libro? Kasi, yun ang magiging fuel mo kapag dumating yung panahon na nahihirapan ka na. Pagdating, dumating yung panahon na parang, yeah, siguro magsulat, parang nag-doubt ka na sa sarili mo. Pag dumating yung mga panahon na parang nawawalan ka na ng gana, yung malalim na why, yung malalim na reason, dahilan kung bakit gusto mong magsulat ng libro, ang magtutulak sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng extra strength para ipagpatuloy yung ginagawa mo. Naintindihan nyo? Sana nabigyan mo ng justice o nabigyan mo ng diin yung second vlog na to. So again, ano yung reason mo? Kasi marami sa inyo ditong tatakbo na parang big bad wolf to chase your lunch. Pero sa kalagitnaan, mapapagod kayo, magsasawa kayo, titigil na kayo sa pagtakbo. Sayang yung pangarap na pagsulat ng libro kung hindi nyo nagawa. Diba? Hanggang pangarap na lang. So, napakaikli ng buhay, no? Sa mga nakikinig sa akin, napakaikli ng buhay para hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo o pinapangarap mong gawin. Sabi ko nga, hindi natin alam kung magigising ka pa bukas, no? So, yung kaya mong gawin, gawin mo na ngayon. So, kung pinapangarap mo talaga makapagsulat ng libro this 2020, pagsunikapan mong gawin. So, lahat yan, ako rin, nanggaling ako dyan, nahirapan ako, nawalan ako ng gana, I doubted myself. Maraming naging reason kung para tumigil at tumituna ako sa pangarap ko na magsulat ng libro. Pero, dahil mas malalim ang reason ko, dahil meron akong malaking why kung bakit gusto ko siyang gawin, yun yung naging sandigan ko, yun yung nagpatindig sa akin para magpatuloy sa pagsulat ng libro. So,
I hope hindi ako masyado naging seryoso, ano, kasi, you know, I mean, sana na, nakuha niyo yung gusto kong ipunto. Kasi, yun talaga yung napaka-importante sa vlog na ito. Kailangan, laliman mo yung reason kung bakit kailangan mo mag-shoot ng libro, bakit dapat mong tapusin, dapat mong gawin, dapat mong ma-accomplish. So, 2020 is a brand new year. So, marami tayong pangarap na gusto gawin, marami tayong mga goals na gusto ma-accomplish. Kung isa yun, kung isa doon ay pagsulat mo ng libro. Congratulations. Samahan kita. Tulungan kita. Kung meron kang tanong, sige, comment mo lang sa baba na bigyan niya kung tulungan ka dahil nanggaling ako dyan. At yun nga, sana dumami tayong Filipino author. So, bago nga pala ang lahat, no? Buti ka mo na makalimutan, sobrang sobrang ano ko eh, sobrang binigyan ko ng diin yung topic nito. So, ako nga pala si Joe, kung ngayon ka lang napadaan sa vlog na to, isubscribe mo at hit mo yung notification bell para kung meron akong bagong upload na video, siguro gagawa ako ng mga one or two or twice a week na video para sunod-sunod na maka-ahon tayo. Kung may tanong ka, sige, tanong ka lang. Tapos, pipilitin mong sagutin. Okay? Bye-bye! Shh, shh, shh.